Magandang araw po. Sige, Kak Jerry. Ngayon po ay magluluto naman po tayo ng masarap na pagkain na pagkainan. Ito po, luluto tayo ng isdang. Ito, hindi ko alam kung anong isda to, pero parang bangus siya. Parang bangus. Ayan o, parang bangus siya o. Pipirtuin po natin ito. Gagamitin yung mga ingredients na ito. Yung asin, parina, at pepper. Yung pepe, yung ano sa Tagalog nitong pepe. Nahalo ko na po siya. Pamintang durog po pala. Pamintang durog. Ayan. Ito po ano na. Tsaka konting asin. Nahalo-halo ko na siya. Nahalo-halo ko na. Ngayon po, pipiruto tayo ng isda. At mamaya, sasabihin natin yung labong. Labong. Ito po, yung labong. Sasabihin natin to. Ang style ng ating kuan, parang dinding-ding style. Pero hindi po siya dinding-ding. Hindi ko alam kung dinding-ding nga o ano. Pero masarap po siya. Kasi ito ang minsan linuluto ko rin. Para siyang dinding-ding. Isasawag natin itong mga ulo ng mga isda. Start mo po na natin muna yung pagluluto. Ipapain lang natin itong pagpirtuin. Tapos maglalagay na tayo ng mantika para uminit na siya. Ito yung mantika natin. Olio de oliva, extra vinegar. Ito. Olio de oliva, extra vinegar. Yan ang ating ginagamit na mantika. Ito po, napakasimpleng gawa. Napakadali niya. Lahok-lahok ko lang siya. Luto na tayo ng ating gulay na iahin natin sa ating hapagkainan. Mura lang po abot ng ating bulsa ito. Ngayon babalutan na natin ng arena itong ating mga isda. Pero sila po, ito yung tuyo na siya. Pinatuyo ko na siya para sa ganun. Pagka pinirito siya, hindi po siya magtatalsik. Pagkatuyo kasi pagka may tubig siya, hindi ano. Tatalsik-talsik siya. Kasi may tubig na eh. Bumuputok yung kabali natin. Ibig sabihin, mayroon pa siyang tubig. Hindi pa siya,
Pegangin kayu yang kawade. Ito, unahin na natin yung ito pong ano, itong ibang isda ilalagay natin sa pang lahok doon sa gulay. Ilalagay sa pangsawong sa gulay para may lasa yung gulay natin. Harina. Yan. Ilagyan na po lahat ng arena yung isda natin. Baka pwede nang lagay ito dahil mainit na yung mantika natin. Pwede natin ilagay itong ating isda. Mga kapatid, na pinipirito na natin yung isda, ano na siya, medyo nag-brown na rin yung ating isda. Mamaya-maya pa ibabalik na rin na natin ito, kunti pa. Isusunod ko lang po itong ating susunod na pagluluto ng ating labong. Ng ating labong. Para isang madalian lang. Isang lutuan na madalian lang. Oh.
Ngayon po yung ating ingredients dun sa labong is kamatis, sibuyas at luya. Ito po ang lalagyan po natin ng ano, ng luya, dahil para mawala man yung lansa ng ating labong. Saka meron, lalagyan rin natin ng siya ng snack. So, ito lang po ang ingredients niya. Tapos, asin. Yun lang. Lalagyan natin ng asin. Ito na po yung ating labong na ginayat-gayat ko na. Nalinis na, na ugasan na. Tapos po, lalagyan natin ng ano, ng yung pampalapot. Yung nilalagay natin sa ano ito eh, sa luyot. Saluyot po. Ang saluyot namin kasi dito, dahil nga pagkapasok na ng taglalig, magpipitas na kami, tapos si ano, patutuyuin na. Kasi pagka lumabig na, lahat ng pananim, mawawala na siya. Mamamatay na sila. So, ang ginagawa namin, ano, pinapatuyo. Patutuyuin namin itong mga dahon nila. Ito po sila, oh, papakita ko. Ah. Lilagyan po ng solusyon. Ito. Ito. Mamaya, ibababad ko lang sa tubig bago italbog doon sa linuluto natin na labong. Simple-simple lang po. Kaya-kaya ng ating bulsa ito. Kaya-kaya ng magkakano lang naman po. Yung labong po, binili lang namin sa ano, wala rin kaming labong dito. Ang nabibili yung nakadilatot na kalata lang po. Hindi kagaya dyan sa Pilipinas, sa o saan man sa kahit sa bandang Asia na yan, marami diyan sa Myanmar, diyan sa Taiwan, napakadami po. Ito na po, ay pwede natin na natin na ibaligtad yung itong ating bisna. Ito po, ang ganda ng pagkakano. Ang ganda ng pagkabrown niya. Yan, maanto, no? Maraming labong dyan. Sa Taiwan, maraming labong dyan. Ang sasarap nyo. At sa atin, marami rin po sa atin, labong. Sariwang mga gulay. Kaya yung mga taga-probinsya, yung taga-probinsya, ang lagi po nilang kinakain, yung mga sariwang gulay, sariwang pagkain, sariwang isda, sariwang karne, sariwang gulay, ang mga tilapia, mga buhay pagka binili dun sa palengke.
Kami po, hindi. Walang sariwa dito sa amin. Puro nakalata. Puro naka... ano? Ito po, oh. Yan. Nakalata ang amin. Naka-preserve. Tapos itong... itong dahon din ng... ano? Dahon din ng saluyot. Pinatuyo na namin to. Kasi itong panahon na ito, wala. Wala pang kwan. Lalo na bawal lumabas. Bawal lumabas. Bawal magdala na mamibili. Kung di rin importante ito. Tingnan nyo po. Napakinabangan ngayon siya. Dahil bawal na lumabas. Sumusunod lang po kami tayo sa ano, sa batas para maiwasan na po natin yung malaking storyline ng tao ngayon. Malaki po ang storyline ng tao ngayon. Buong mundo. Kayo po, sa mag-ingat po kayo diyan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Yan. Sa ating kababayan sa mga bansang malaking napiaktuhan ng kalamidad na ito. Sa Saudi, dyan sa Europe, dyan sa Middle East. Mga kababayan, ingat po tayo dyan. Pababaran po na po ito, itong ating saloyo. Para yung solusyon maalis na. Ngayon po, nag-release yung ano, Amerika sa ating kinaharap na pagsubok na ito. Ang ating mga kababayan dito sa Amerika, ingat-ingat po kayo. Ano po, delikado ang panahon ngayon sa paglabas-labas. Ingat-ingat po tayo. Ito lang po, inugasan ko lang itong ating saloy. Babad lang na po natin. Babad na yun. Itong pan natin, isa, pwede na siya. Ito na po. Ito na itong ating isa. So, ang gagawin, ang ulo na ito, ang ulo na ito, yan.
Tapos yung pong ito, i-sigib na natin itong ano, gagawin dinding na style dinding, pero hindi po dinding. Sa ibang lugar po ang ginagamit po kasi nila pagka dinding daw, ano, meron siyang bagoong, yung bagoong na ano, isda, bagoong isda. Ngayon, tubig. Bali pa po, tuloy lang po natin itong tubig. Papakulo lang po yung tubig at saka itong kamatis. Kamatis at saka itong luya natin at saka sibuyas. Ngayon, ang ating ingredients na ilagay na doon sa ating kawali. Yan po. Mamaya, lalagyan na natin, sasawag na natin yung ano, yung ating isda. Tapos, konting asin. Mahanda ko lang yung asin na po. Ito na rin po itong ano, itong sinain, no? Oh, luto na. Ito na rin itong ano, itong kalan. Okay. Ito, malabot na yung ano natin. Malambot na din itong ating dahon ng saloyo. Pwede natin na ikwan. Ilagay dito sa ating pangsala para sa ganun mag ano siya, matitik-tik, mawawala yung tubig.
lang po na may gay yung ano, yung ating gulay dahil yung pinagyan tayo natin ng solusyon to maging na sa school. Kaya ugasan lang ang gay yun. Ngayon po mga kapatid, lalagyan natin ng ano, pampalasa, yung North. Walang betchin ha, wala. Hindi tayo gagamit ng betchin. Ito lang North. Ito ang pampalasa natin. Ngayon po mga kapatid, anak, makulong na siya. Ang bali, ang pinangasim lang natin po dito, yung ano, yung kamatis. Durog-durog yung pulang ng konti yung kamatis mo. Ito lang po ang pang-asim. Sa atin na ano, ginagamitan din ng sampalo o kamyas. Ito ang nagbibiling din sila. Pero ako, ito lang kamatis. Ito ang version ni Ka Jerry. Dining-ding style. Ayan, no? Durog, madurog na yung ating ano, kamatis. Magkulay na rin yung ating sabaw. Ngayon, lalagay natin itong isda. Lalagay tayo ng isda. Ayan. Para maglasa yung ating ano, ang ating gulay. Kasi yung labong parang luto na eh, dahil nga malambot siya, kailangan dito muna para maglasa ng maglasa. Ito pong ano, napag-uusapan natin na pangkob dito sa ating problema, ating problema sa dako-dako ng daigdig. Hirap po ng ating kalagayan. So, tingnan lang po na tayo dahil hindi natin alam kung
hanggang kailan matatapos ito. Ang gobyerno rin ay ginagawa rin ng paraan para lahat tayo eh maka hindi tayo tatapuan ng ganyang uri ng epidemya, ng sakit. Ayan po ang mga kapatid, ito na yung maganda-ganda na yung sabon natin. Ayun. Titikman ko lang kung tama sa asin o ano. Kung tama siya sa asin. O kulang. Kung tama lang, okay na. Yan na natin dadagdagan ng asin. Titikman ko lang po. Tama na po. Okay na. Tama-tama yung halat. Nag-halo-halo na lang yung lasa niya. So ngayon, lalagay na natin yung ating labong.